Ako si Haidee Diego, taga Novaliches. I'm 65 years old. I have 4 children. Businesswoman ako. 4 years ago, na-diagnose ako ng may barado yung puso ko. Kasi every time, lagi na lang ako nagpa-emergency. Dahil pag nagalit ako sa tauhan ko, agad-agad sumisikip ang dibdib ko, yung mukha ko nagnanamb. At saka yung ulo ko parang sasabog. Pero kung nasa hospital na ako, makakainom na siguro ako ng mga gamot, gumagaling na ako. Until siguro, mga ilang beses na ginagawa yun, nag-usap kami ng doktor ko, na sabi niya, Heidi, why not nga magpa-angiogram ka? Para see to it na mapag-aralan ko, why na nag-skip ang heartbeat mo every time na ma-ECG ka? Sabi sa akin, sabi ko, tuk magkano naman yun? Sabi niya, siguro you should prepare mga 300 to 400,000, sabi yun naman. Pero dapat hindi ka mag-isa. Dapat nandito yung husband mo para kung sakali ma-angiogram ka na may bara ka, either kung ano ang dapat na gagawin sa'yo. Binalita ko yun sa husband ko, nanginginig ako, parang nadadagdagan yung sakit ko. Tapos hanggang sa nag-decide nga yung mister ko umuwi na dito sa Maynila, pinaubaya niya na yung negosyo namin sa ibang tao na umuwi na dito para alalayan nga. Kung siguro sabi niya, ang fear ko is ako na lang mag-isa kasi first time namin na magkalayo na buwan kami magkita. Nag-second opinion ako sa ibang doktor. The same test na ginawa sa akin, nag-treadmill, nag-high impact, lahat-lahat. Pero after 1 week, nakita niya yung result na siguro sabi niya, ma'am, maybe yung skip ng heartbeat mo due to old age ko daw, baka inborn. Kaya nakapag-isip ako na hindi naman pala ako dapat. Kasi in the first place, ayaw ko talaga magpa-hospital na alam ko naman na wala akong masyad yung healthy, yung naramdaman mo, wala kang nararamdaman. Sabi ko, 100% pag na-confine ako, marami na talaga akong sakit kasi marami na silang blood test na gagawin sa akin. Besides, sinisip ko yung negosyo ko. Pag nag-isip ka sa negosyo mo, lalo na pagdating sa pera, talagang madadagdagan ang sakit sa puso mo. Mahilig naman ako makinig sa Radio Veritas every 3 o'clock. Sabi ko doon sa driver ko, one time nga, pupunta tayo sa Malolos. Makinig ako. Good enough yung speaker na, pero hindi ko na natandaan. Ang ganda magpaliwanag. Na nalaman ko na yung sakit ko pala due to my lifestyle. Pag-uwi ko sa amin, gintry ko na yung mga natutunan ko doon. Kasi ako, ang motto ko dati na eat like a king in the morning, tapos yung queen in the lunch, tapos like a beggar in the yan ang sabi ng doctor, kailangan marami kakainin sa umaga. Pero yung nagkinig ako, na sinunod ko lang yung napakinggan ko, so far, unti-unti siyang nawawala na yung palpitation ko. Hanggang sa every seminar, nando doon na ako, marami akong natutunan. Nakapag-desisyon ako ng RTCP kasi yun dahil sa mind problem ang matatawag yun ng husband ko na hindi kayang gamutin ng psychiatric doctor. Si God naghanap ng way nga para si Dok Alternatibo maghanap ng paglalagyan ng antenna, which is yung sekretarya, in-offer niya yung bahay ko. Good enough, magaling kasama si Doc Roper. Magaling din magpaliwanag, either serious or komedyante, pero parang tusok sa sibdib hanggang sa nag-confide ang husband ko sa kanya na ganito yung problema niya. Oo, kaagad. Dito sa RTCP, ang dami mong malalaman, not only for your health, para na rin sa family, sa mga taong nakapaikot sa iyo. Kailangan mo rin palang pakiramdaman yun. Tapos, ang isang nagbigay sa akin na sinasabi kong almost 366 degrees na nagbago yung relationship namin ng husband ko.
na in-open up niya na, wala nang problem, kaya sana it's up to me na alagaan ko na lang yun, yung problema na yun, na hindi na sana mangyari ulit. Hindi lang sa disease na mararamdam mo, ma'am, pati sa mind mo, mababago talaga. Pati yung husband ko na parang loner yun, pero ngayon parang madaldal pa sa akin. Ang nakakatulong sa husband ko, sa mga coaching, number one talaga yun. Alam mo, yung husband ko, may ugali yan niya nga, pag hindi ka mataas na tao, at saka may sinasabi ka, hindi yan siya maniniwala. Pero dito, mas bata pa sa kanya, halos mga anak na lang namin ang nagko-coach. Pero parang bumigay siya. Tsaka natutuwa ako dahil hindi na siya maghiya mag-share sa mga anak ko. Dati ako lang ang ano, ako lang yung nagsusumbong sa mga anak ko. Ngayon, si ano, simula ng 8 years ago, up to the present, gano'n na. Sige, sabi ko ga, kasi ga ang tawag ko. Sige, sabi ko ga, anong kasi i-document ko yan, gagawin ko yung libro. Kung paano tayong nag-set nga para mag-usap na talagang heart to heart na. Wala nang hiya-hiya. I pray to God na itong na-achieve ko dito sa RTCP, ma-maintain ko. At saka ako naman talagang magdasal ka lang at saka samahan mo ng good works, not only to yourself but to others, talagang ibibigay naman sa you in a right way. Gagawa sa ng mga taong maging instrument na para masolve yung hinihingi mo sa kanya. Kaya continue prayer na lang. Thank you, Lord, na nakapasok kami dito sa RTCP kahit na mahal. Pero I know, palitan mo yan ng siksik, liglig at umaapaw pa dahil napakaganda ng resulta. What is money kung masisira naman ang family namin? Kaya, Lord, give us guidance every day. At saka sa darating pang habang kami nabubuhay, hindi namin ito makakalimutan, Lord, ang Dok Alternatibo. Thank you. Dok Ed, salamat nagkaroon ng Dok Alternatibo. Even though na mahirap paniwalaan, pero kung umaten ka lang, sumunod ka lang sa coaching at saka sa mga taong nag-a-advise sa'yo, I think 100% gagaling ka. Dok, and alam kong health-wise ang pag-uusapan natin, ikaw rin minsan bibigay, pero kami nagdadasal na pinagaling nyo sa pamamagitan ng Dok Alternatibo at saka sa pamamagitan ni Lord na marami ka pang taong mapagaling at saka makapag-enjoy na rin ng mga natitirang nilang buhay dito sa mundo nito. Continue lang, Dok Ed. We pray for you. Thank you. Sa mga taong may pera naman, huwag nyo itabi. Huwag nyo itago yung pera nyo. Dito biglaan lang. Pero sa doktor, hindi mo mararamdaman na naggastos ka dahil pakunti-kunti lang yung mga laboratory, mga gamutan ng reseta sa'yo. Pero sa katagalan mong sakit na hindi naman gumagaling, mabuti pa one time na lang kahit na mangutang ka. At least, mababayaran mo naman yan kung magaling ka. Punta na kayo dito. Just ask me. Ako yung living proof kasi lima kami nagpunta rito. Taga-Novaliches lang ako. Sa mga staff ng Dok Alternatibo, parang hanga ko sa kanila. Sabi ko, kasi parang I told them na napakaswerte nyo na nandito kayo. Aside from maganda ang treatment nyo sa amin, na parang kahit na magbukas ng van, hindi kami pwede magbukas. Tsaka yung every time na kailangan mo, nandiyan ka agad. Salamat sa inyo. Ipagpatuloy nyo na lang yan. At saka maybe sa coaching din ng Dok Ed, na ano rin kayo, na parang nagkaroon din kayo ng discipline sa sarili nyo. Na-apply nyo rin sa amin na mga pasyente. Kaya salamat ulit. Dok Ed, I am happy, I am wealthy, I am perfectly healthy. Wow.